Ako si Francis Riudike at narito ang mga napapanahong balita. Nasamsam ang nasa higit 25 milyong pisong halaga ng vape products sa isang multi shop sa Panganiban, Baclaran sa lungsod ng Paranaque. Ito ay matapos ang isinagawang joint operations ng DTI Fair Trade Enforcement Bureau at Philippine National Police Southern Police District. Unang natimbog ang nasa 173 kahon ng vape products sa naturang nagpapanggap na multi shop na may tinatayang 9,500,000 pisong halaga. Ang naturang establishmento ay lumabag sa Section 9 ng Republic Act 1900 kung saan ito ay nagbebenta ng vape malapit sa school vicinities kabilang na ang brand ng produkto na kamakailang ipinagbawal ng DTI. Ang karaniwang earthquake drills ay hindi raw magiging sapat para sa inaasahang malakas na lindol na The Big One. Ito'y ayon kay Office of Civil Defense o OCD Undersecretary Ariel Nepomuceno. Yan ang balitang hatid ngayon ni Danisa Lopez. Hangad ni Office of Civil Defense o OCD Undersecretary Ariel Nepomuceno ang striktong pagpapatupad sa National Building Code upang maiwasan ang labis na pagkasira o pagguho ng mga gusali at bahay sa oras ng lindol. Paniniwala ni Nepomuceno, hindi sapat ang mga karaniwang earthquake drills na isinasagawa gaya ng duck cover and hold para sa paghahanda sa inaasahang The Big One. Ang inaasahang malakas na lindol ay tatama anumang oras sa Metro Manila dahil sa paggalaw ng West Valley Fault. Kung kaya't isa rin sa hangarin ng USEC ang mahigpit na pagsunod sa regulasyon na hindi pahihintulutan ang pagpapatayo ng bahay sa mga lugar na vulnerable sa pagguho ng lupa dahil ito ay lubhang delikado para sa kaligtasan at seguridad ng tao. Sa naganap na magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan, ay binanggit ni Nepomuceno ang husay sa earthquake resistant na mayroon ito kung kaya't nagbabala ito na gawing stricto ang National Building Code sa Pilipinas. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Tinikita ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT ng Armed Forces of the Philippines o AFP na sasakyan dahil sa pagdaan nito sa EDSA busway. Ang nagpakilalang taon ng AFP ay napag-alaman na rehistrado pala ang sasakyan nito bilang isang private vehicle kung kaya't napatawan ito ng disregarding traffic sign. Patuloy naman ang panguhuli ng SAICT sa iba pang hindi otorisadong sasakyan na patuloy na lumalabag sa batas trapiko. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Malacañang, nilinaw na walang katotohanan ang kumakalat na umano'y attack order ni PBBM sa isang bansa. OCD, nais ipatupad ng stricto ang building code bilang paghahanda sa The Big One na lindol. PBBM, iniutos na ipagpaliban ang implementasyon ng mataas na multa sa illegal parking. Pinoy seafarers, ipinagbabawal ng sumampa sa mga dayuhang barkong naglalayag sa Red Sea Gulf of Aden. PNP, nilinaw na walang diskriminasyong isinusulong kaugnay ng pagbabawal ng tattoo sa kapulisan. COMELEC, diniskwalipika ang gobernador ng Cagayan dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudike at narito ang mga napapanahong balita. Nilinaw ng Malacañang na walang katotohanan ang kumakalat na direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na attack order sa isang bansa. AI-generated lamang umano ang kumakalat na video na minanipula ang boses ni Pangulong Marcos. Kasalukuyan ang nakikipag-ugnayan ang palasyo sa mga concerned agencies para sa mga susunod na hakbang na nararapat gawin ukol dito.
Panawagan sa publiko, maging mapanuri sa mga manapapanood na mga content at maging responsable sa pagpili ng mga impormasyong i-share. Nilinaw ng Philippine National Police na wala itong intensyon na diskriminasyon kaugnay ng pagbabawal ng mga tattoo sa mga kapulisan. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Hindi po natin dinidiscriminate ang sino man pong may tattoo at naiintindihan po natin na ang paglalagay po ng tattoo ay isang form of self-expression. Ito ang paglilinaw ng Philippine National Police o PNP kaugnay ng nasa proseso ngayong pagbabawal sa paglalagay o pagdaragdag ng tattoo sa mga kapulisan. Napirmahan na umano ang memorandum circular na ito noong nakaraang buwan ni dating PNP Chief General Benjamin Acorda at hinihintay na lamang mapublish sa Official Gazette. Kapag naging epektibo na ito, kailangang ipabura ang mga tattoo na visible o nakikita kapag nakasuot ng uniforme ang mga pulis. Kung nakatago naman at hindi nakikita, hindi na umano ito kailangang tanggalin. Ngunit paglilinaw ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, kung may nakatagong hindi otorisado na mga tattoo ay dapat na ipabura. Ito po yung mga tinatawag po natin ng mga extremist tattoo, yung pong nag-a-advocate ng mga extremism, yung mga sexist tattoo, yung mga indecent tattoo. Ayun po ang pinagbabawal. Mula sa pagiging epektibo nito, binibigyan ng 3 buwan na palugit para ipabura ang mga existing tattoos ng mga pulis. Pagigit pa ni Police Colonel Fajardo, kabilang ito sa mga norms at code of conduct na kailangang maipatupad upang mapanatili ang disiplina at integridad ng kapulisan. Francis Ryudike, nag-uulat para sa One Media Network. Bunsod ng tumitinding init ng panahon, nag-anunsyo ang ilang lungsod sa Metro Manila ng kanselasyon ng klase simula ngayong araw, 25 ng Abril, hanggang bukas Biyernes, 26 ng Abril. Kanselado ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Paranaque, Maynila at Mandaluyong, habang mula kindergarten hanggang grade 12 naman sa mga pampublikong paaralan para sa lungsod ng Muntinlupa. Samantala, hinihikayat pa rin ng mga lokal na pamahalaan na gawing asynchronous mode ang klase sa mga naturang petsa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Ryudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Malacañang, nilinaw na walang katotohanan ang kumakalat na umano'y attack order ni PBBM sa isang bansa. OCD, nais ipatupad ng stricto ang building code bilang paghahanda sa The Big One na Lindol. PBBM, iniutos na ipagpaliban ang implementasyon ng mataas na multa sa illegal parking. Pinoy seafarers, ipinagbabawal ng sumampa sa mga dayuhang barkong naglalayag sa Red Sea Gulf of Aden. PNP, nilinaw na walang diskriminasyong isinusulong kaugnay ng pagbabawal ng tattoo sa kapulisan. COMELEC, diniskwalipika ang gobernador ng Cagayan dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Ryudike at narito ang mga napapanahong balita. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pansamantalang itigil muna ang implementasyon ng mataas na multa sa violation na illegal parking sa Metro Manila. Ito ay matapos hindi payagan ng Pangulo ang Joint Traffic Circular No. 1 na inihain ng Metro Manila Council. Kaugnay nito ay sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na tatalima ito sa direktiba ng Pangulo kung saan mananatili sa 1,000 pisong multa sa mga attended illegal parking habang doble naman ito o 2,000 piso para sa mga unattended.
isinusulong ni Senator Aimee Marcos na palawakin pa ang Pantawid Pilipino Program o for Peace. Mungkahin niya, dapat na isama ang mga bedridden seniors at PWDs. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Sa pag-asenso ng ekonomiya ng Pilipinas, marami pa rin umanong na pag-iwan ng mga Pilipino. Ito ang sentimiento ni Senator Aimee Marcos. Partikular niyang binanggit ang mga bedridden seniors at PWDs. Kaya naman bilang mungkahing palawakin ang Pantawid Pamilya Pilipino Program o for Peace, isinusulong niya na isama na sila sa mga benepisyaryo nito. Ito ang pahayag ng senador sa pandinig sa Senado para sa mga mungkahing pagbabago sa for Peace at Assistance to Individual in Crisis o AICS. Samantala, tiniyak naman ni House Ways and Committee Chairman Albay Representative Joey Salceda na pinag-aaralan ngayon ng Kongreso ang pagpapataas ng benepisyo ng senior citizens at PWDs sa ilalim ng PhilHealth. Ayon kay Salceda, 47% umano ng mga senior citizens ang nananatili pa rin sa matinding kahirapan. Dagdag pa niya, pinag-aaralan niya din ang posibleng hiwalay na pondong insurance sa PhilHealth para sa mga senior citizen at PWD. Francis Riudike, nag-uulat para sa One Media Network. Hindi napapayagan ng Department of Migrant Workers o DMW na sumampa ang mga Pilipinong marino sa mga dayuhang barkong dadaan sa Red Sea at Gulf of Aden. Ito ay alinsunod sa kautusan ng ahensya dahil itinuturing ang mga nasabing lugar na kasama sa listahan ng high-risk areas. Sa ilalim ng Department Order No. 2, iminumungkahi ang mga license manning agencies at Pinoy seafarers na pumirma sa affirmation letter na nagagarantiya na ang barkong sasakyan ay hindi dadaan sa Red Sea o sa Gulf of Aden. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Malacañang nilinaw na walang katotohanan ang kumakalat na umano'y attack order ni PBBM sa isang bansa. OCD nais ipatupad ng stricto ang building code bilang paghahanda sa The Big One na Lindol. PBBM iniutos na ipagpaliban ang implementasyon ng mataas na multa sa illegal parking. Pinoy seafarers ipinagbabawal ng sumampa sa mga dayuhang barkong naglalayag sa Red Sea Gulf of Aden. PNP nilinaw na walang diskriminasyong isinusulong kaugnay ng pagbabawal ng tattoo sa kapulisan. COMELEC diniskwalipika ang gobernador ng Cagayan dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.